Norma? Bert? Norma? Norma? Bert? Norma? 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 Norma! Bert! Norma! Anak. Anakku, Mary Rose, anakku, saya tidak larang anakku. Ayos na naman ako. Pasensya ka na. Alam mo naman ang ambisyon ko eh. Ah!
nakita nyo? Lumiya ako. Oy, payad na yan. Eto naman si Carmela. Soft drinks lang ang binili. Parang dami-dami ng binigay. Nasaan ang sandwich, ang hotdog, ang spaghetti? Nasaan na? O, tignan mo itong babaeng to. Oh, nilibre na nga kita eh. Naghahanap ka pa ng sawit-sawit dyan, hotdog? Eh, minuli. Sarin lang naman. Tuduhin na. O, tignan mo ito. Binigay ko na sa'yo ang Maynila. Gustong panghingi ng mundo. Oy, oy, tama na, tama na. Mag-aaway pa tayo. Eh, hindi. Ito eh. Oy, Noemi. Magpasalamat ka sa grasyang dumarating sa'yo. Hindi yan kung ano-ano pang na-ambisyon mo. Masyado ka, busada. Eh, what's wrong with that, ladies? What's wrong? What's wrong daw, oh? At saka, yan ang target ko. If you grab for small ones, next time you should grab for bigger ones. Kagaya ng ambisyon kong makapunta dito sa Maynila. Maging mayaman, makilala sa ata syudad, and maging isa sa mga society girls. Ay, Diyos ko, ang taas ng ilusyon mo. Diba? Walang that's wrong with that naman. Ewan ko dito, Yasmin. Diyos ko, napakataas ng ambisyon mo. Napakatayog mo. Diyos ko, ang ending mo eh. Diyan, doon, sa ermita. Saka sa mga puta. Never! Meron yata ako nito, Carmela! Hoy, lahat ng tao meron yan. Depende kung paano mo gagamitin. Gaga, hambog. Anong hambog? Hindi ako hambog. Sino tinatawag mo hambog, ha? Ah, kapasaka, ha? Teka. Oh, sino hambog? Hindi ako hambog! Uy! Ikaw muna! Uy! Ikaw ang tabo ko, eh! Hambog, hambog! Ikaw nga dyan ang masambog, eh! Ha? Tinan mo tinitingnan kayo ng mga tao? Uy, bayaman sila tumingin! Ay, Diyos ko, para sandwich lang. Pag-aawayin pa ninyo. Akong bibili ng sandwich nyo. Dyan lang kayo. Huwag kayong mag-aaway. Napakamartig naman ito. Ano ang itsura mo? Ha? Dalagan-dalagan na ano? Ilan taon na tayo hindi nagkita? Kayo nga po, ang bata-bata pa ninyo eh. Hindi dumadala. May mga kasama ka? Ay, oo nga pala. Ipapakilala. Pakilala mo kasi ka. Chang, ang mga bagong kaibigan ko. Si Carmela, si Noemi. Ano? Chang ko. Magandang umaga ko. Kumusta? Galing din kayo sa probinsya? Oo, pero mamamasukan mo kami ang trabaho dito. Ah, eh, ako mag-aaral. Ah, mag-aaral ka? Hindi ka magtatrabaho? Bakit? Susustentuhan ka ba ng mga magulang mo? Eh, tumakas nga lang ako sa amin eh. Ah! Ano? Ay, hindi! Okay lang ho yun. Eh, sanay na naman ho sila sa akin eh. Eh, paano naman ho kasi gusto kong makatapos ng secretarial course ko. Eh, ayaw ni itay dahil masyado daw mataas ang ambisyon ko. At saka maraming babayarin sa eskwela. Ganun ho. Eh, sasabihin ko na ba, Carmela? Nakakahiya ka? Ano yan, tatakas-takas ka pa. Wala akong nakakayaw sa sa'yo. Eh, ano sasabihin niya? Iyawan ko dyan. Ano? Eh, mag-aaral ho sana ako, tapos magtatrabaho din ho. Ayun, para meron naman siyang pantusto sa sarili niya. Ah, may mga kamag-anak ka rito. Ah, mayroon. Wala po. Wala nga po sila matutuluyan. Kaya, naglakas loob po ako para yayain ko sila sa atin. Ha? Pansamantala lang naman po eh, habang wala silang mapapasukan na trabaho. Aha, sa bahay po? Aha. Ah. Alika, pakisara na lang yan. Itong bahay ko. Alika yun. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beat, yeah. Next to mine, yeah. Like a virgin, ooh. Like a virgin, for the very first time. Like a... Ano ba yan? Sayang, macho, bakla. Magpapad ako ba yan? Ano ba yan? Ay, anay, ba ako lumabunot mo dyan, ha? Umburin mo yan, ha? Umburin. Pitsan! Yasmin! Yasmin! Ay, kumapa ka na? Ganda-ganda mo na. Siguro may boyfriend ka na, ano? Wala nga eh. Baka ikaw nga dyan. Wala nga eh. Ay, siya nga pala. Yung mga kaibigan ko. Si Noemi, tsaka si Carmela. Eh, pinsan ko. Hello. Pwede ba magtanong? Oo. Oh. Marunong ka bang sumayaw ng hula-hula? Ah, hindi. Bakit? Eh, pero magaling ka magdala ng saya. Saya? Nay. Alika. Excuse me, ha?
Bakit ho? Nagsain ka na ba? Tapos na, luto na. Dagdagan mo sinain mo. Pati ulam dagdagan mo na rin. Bakit ho? Eh, may mga bisita tayo eh. Yasmin! Patuloyin mo yung mga kasama mo. Ay nga pala. Halika. Sige, kayo na lang. Halika na. Dali, tuloy kayo. Anong ulam ang gusto nyo? Kahit ano, basta ihanda mo lang. Sold. Dali. Dali. Pangatang ito. Dalian mo ha. Ay, pasensya na lang kayo kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Eh, mayroon palang contest, ano? Macho. Yung mga macho men, sasayaw ng sayo bakla. Ay! At nakita mo yung premyo? 5,000! Kaya pala nagkaganyan yung anak ko. Eh, pero hindi ho ako doon naaano eh. Alam niyo may palagay ako yung anak ninyo. Alam lahat ng gawaing bahay. Talaga? Nakita mong kurtina? Siyang nag-ayos niyan. Oh? Oo. At yung mga painting. Siya rin ang nag-arrange niyan. Oo? Oo. At hindi lang yan. Alam mo bang anak ko? Marunong maglaba at mamlantsa. Oo? Oo. Eh di bakla nga. Ay hindi bakla ang anak ko. Ay di sinuntok ko yon at pinaluhod ko siya sa munggo. Ang anak ko ay talagang mabait lang at masunod. At hindi lang yan. Master mechanic. Lahat ng klaseng kotse, kaya niyang ayusin. Oh? Umaga po. Mukha namang mabait at magalang itong pamangkin mo, ha, Sean? Ay, Chrisine, masipag yan at masunurin. Baka naman sakitin to, ha? Ay, hindi. Manang-mana sa akin yan. Matitigas ang buto. Baka naman yan, eh. Pag naririto na, eh. Panay ang paalam at nalulungkot. Gustong dalawin ang pamilya sa probinsya. Hindi rin. Dahil ang mga magulang nito ay patay na. Ako na lang ang natitirang kamag-anak. Good. Marunong ka ba mag-alaga ng bata? Ano ho? Bata po? Ay, Chrisine, expert ito sa bata. Specialized niya ang bata. Hindi ba mahilig ka sa bata? Mahilig na mahilig sa bata ito, Chrisine. Totoo ba yon? Mahilig ka nga ba sa bata? Sabihin mong mahilig ka sa bata. Huwag kang mahiya. Mahilig sa bata, Chrisine. Mahiyain pala itong pamangkin mo, ha? Chrisine. Oh, bakit? Nakahanda na ba yung kotse ko? Kanina pa, sa labas. Sino siya? Ah, bagong katulong. Pamangkin ni Sean. Oo, ma'am. Pamangkin ko po, ma'am. Katulong? Pagbihisi mo ng reforme at ayoko ng ganyang... basahan na suot. Ay! Chrisine, kumuha ka pa ng dalawang katulong, ha? Kapalit ng dalawang pinalayas kung parang pagong kung magsikilos. Entiendes? Oo, hindi naman ako bingi, no? Ang dami mong sinagot. Isa lang ang sasagot mo. Ang dami mong dakdak. Eh, paano kung magsalita ka naman? Tama na, stupid. Adios. Tresya, nandito yung bago mong yaya, si Yasmin. Go away! Hindi mo ba nakikita na nanonood ako ng TV? Paborito ko pang cartoons? Go away! Go away! Bahala ka na dyan, ha? Oh, Chung! Thank you.
Trisha? Ano ba? Diba sabi ko sa'yo, gumawa ka na? Patayin mo pa! Sabi ng nanay mo, paliligoan muna kita, tapos maglalaro tayo, ha? Ayoko! Go away! I don't like you! Go away! Pero, maglalaro tayo. Maglalaro tayo. Ayaw mo gumawa away, ha? Ayaw mo? Pero... Umalis ka na! Umalis ka na! Go away! Sarap mo yung makap, ha? Pasensya sa kapatid ko. Talagang ganyan lang yan, lalo na pag sinusumpong. Kaya sa susunod na pagbalik mo, siguruhin mong may helmet ka. Sayang naman ang mukha mo kung pabubugbog mo lang. ₱500, one semester ng typing. Araw-araw yun, Puwera Linggo. ₱500? Ang mahal naman, wala bang tawad? Anong tawad? Sa palengke lang ang tawaran. ₱500? Anong kalam sa'yo? Walang ₱500? Papakita ko sa'yo, meron ako niyan, ₱500! Bakit miss days last? Himbag ko! Ano ngayon? Huwag ko tatanungin mo, na ₱500, napasok. Napasok sa paking kita, le! Pinaghirapan ko pa naman yan, eh. Ay, iniwan pa tong brush ko. Miss? Miss? Magkano ba nadali sa inyo? ₱500! Oh, siguray ko kung muna ₱500 ko, no? Ha? Siguray ko kung muna ₱500 ko, no? Hindi yun! Sa akin to, eh. Siguro, eh. Kanina ka pa-spy na spy sa akin, no? Janitor ikaw ako dito! Ikaw kung muna ₱500 ko! Janitor! ₱500! Tignan mo yung mukha ko! Mukha bang magnanakaw yan? Hindi! Hindi ka na mukha janitor! Magnanakaw pa kaya? Bakit? Wala bang magnanakaw na gwapo? Bakit? Wala bang janitor na gwapo? Papatawa ka pa! Pag-aaralin ko, nawawa niya. Inuuhog na kayo, oh. Yan! Matumid ba yan? May uhog pa! Makaya na nga dyan! Bakit? Ba't kayo bumalik? Masahe. Kung ano-ano sasabihin nyo, tas uutang kayo na pamasahe. Uy, sige na. Sandali. Sige na. Ay, sige na, guwapo. Ayan, 20. Sige na, guwapo. Ay. May tubo yan pagbayad, ha? 20 lang. Wala ba 10? Wala na. Tama na yan. No. Sige na. Bakit? Pare, mabihira ka. Ikaw talaga. Oh! Inom lang ng inom! Sige lang, pare. Huwag ka pa akong mana! Oh, pare, inom lang, ha? Leche naman, eh! Tatlong beses mo na ginagawa yan sa akin, eh! Eh, paano? Ang lambot-lambot ang bewang mo! Inulit mo pa! Bastos ka, eh! Makasama! Bastos na ako! Hindi! Yeah. Oy, wow. Hindi porket servidora lang ako dito, pwede nyo na akong ganyanin, ha? Ikaw may kasalanan, eh! Kasi ang ganda-ganda mo! Kung gusto mong galangin kita, galangin mo rin ako! Armela! Aba! Armela! Aba! Stop it! Bakit hindi mo sila galangin? Isa pa kayo! Hoy! Para kakalimutan mo kung may-ari dito! Alam ko kayo may-ari dito! Pero ilang beses na ba namin sinumbong ka, wala yan mga taong yan! Wala naman kayong ginagawa action, ah! Sabi niyo, customers are always right! Leche! Wala kaming kapute-protection sa inyo! Leche ka, Armela, ha? Leche rin kayo! Uy, galit na si Beautiful, ha? Saan pa nito?
kasi, napaaway. Oo, oh, oh. Napasubos. Attention! Eto, Noy! John, ano ito, buksingera? Eh, kasi ganito ho yun, mami. Attention! Eh, pag hindi ikaw ang kinakausap, huwag sasagot. John, ano ito? Po. Eh, kasi nakipag-away, eh binastos yan kagabi na mga lalaki. Eh, lumaban. Eh yan, yan, eh inabot ng kumuka. Yan ang gusto ko. Pagka inaapi ka ng mga bastos ng mga lalaking yan, umbagin mo! Anong trabaho mo? Iyaya po. Ikaw? All around. Tagalinis, tagalampaso, tagalaba, lahat-lahat na ho. Ikaw? Katulong ho ni Aling Sean sa paglalaba, katulong niyo sa pagluluto. Good. Okay. About face! Left face! Forward! March! Go! Left, right, left, right, left! Hoy! Hindi dyan! Ay! Dito! Ay! Hindi dito! Ay, mali! Hindi mali ko na tayo! Eh, doon! Doon na! Kayo naman kasi! Pagtatangat talaga dito, oo. Bibig mo. Tabako. Hindi ba napapaso ang dila mo dyan? Hindi. Sanay na sanay ako eh. Nanay ko ganito rin eh. Dalawahin mo na kaya? Aba, pag dinalawa niyo eh, lalong sisipag ako sa paglalaba. Hmm? Hurry up, Tricia. Hurry up! Willie? Yes, ma? Ikaw ang maghatid kay Tricia at ako yung may lakad, okay? Okay. Okay, ma. Come on, Tricia. You better go. Mami! Ano ba naman, anak? Malulukot ang damit ni Mami! Mami, aalis na ako eh! Oh, you better go! Kiss! Kiss? Wag na, anak! Lakad na at malilate na kayo! Pati tuloy ako, may nakalimutan! You better go, Tricia! I'm warning you! Yaya, ano? Bakit ganun si Mami? Busy lang yun. Huwag mo intindihin yun. Halika na, date ka na. Mag-ingat ka, Tricia, ha? Hello? Hi! Oh, nagsoro ba kita? Eh, kasi naman sabi mo, you call me up last Sunday. Abain na panis na ako dito na hindi ka man lang tumawag. Eh, yun naman talaga. You're such a flirt. Hindi naman. Eh, kasi naman, no, if you find me so attractive, eh, ba't hindi mo man lang ako niyayayang lumabas? Ah, you're busy. Eh, kasi naman, masyadong matindi ang pressure na binibigay sa'yo ng parents mo, eh. Oh, talaga? O sige, ha, basta promise me, ha, basta wala kang gagawin, mag-outing tayo. O sige, ha? O, okay, okay, tomorrow na lang. O sige, take care, bye-bye. Ay, eh, pwede ho ba maglinis ng kwarto nyo? Kanina ka pa dito? Oo. Eh, ba't di ka man lang kumakatok? Eh, bukas naman po yung pinto eh. Kahit nakakatok ka? Eh, pasensya na ho kayo. Eh, simula ho tong araw na to, kakatok na ho ako. Eh, narinig mo ba yung mga sinabi ko sa telepono? Ay, oho! Nakita ko pa ho yung pakending-ending nyo ng puwet. Ang galing mo nyo palang kumending ng puwet! Noemi, huwag kang magsusumbong sa mami, ha? Eh, pagagalitan ako noon, hindi na naman ako bibigyan ng allowance noon. Tapos, igaground pa ako dito sa bahay for 1 month. Bakit ho? Bawal ho ba sa inyong gumamit ng telepono? Hindi, pero bawal ako makapag-boyfriend.
Ay, boyfriend niyo pala yung kausap niyo. Siguro ang ganda ng boses, no? Hindi pa, pero malapit na. Kasi sabi ni Mami, basta't 18 na daw ako, pwede na daw ako makipag-boyfriend. Kaya sa dibo ko, sasagutin ko na siya. Ah, pero Noemi, promise na promise ha. Huwag mong sasabihin ha. Ay, promise ho. Honest ho ako. Mapagkakatiwalaan niyo akong maid. Thank you! Bait-bait mo talaga. Alam niyo, sarap sana ng buhay natin dito kung wala lang yung masungit na Aling Krising na yan. Nagagalit ka pa, eh talagang trabaho ni Aling Krising yun. Sobra na naman siya eh. Konting pagkakamali mo, may talaka na maririnig sa kanya. Palibasang matandang dalaga. Siguro nagme-menopause na yun. Eh, ba't hindi mo itanong sa kanya? Oh, saan mo na naman kinuha yan? Sa kwarto ni Willie. Basta mo na lang kinuha? Oo, kinulimbat ko. Ba't kinuha mo? Baka hanapin ni Willie yan. Eh, hindi niya na mapapansin to. Ang dami-dami na sa kwarto niya eh. Ikaw talaga, oo. Ay, ano na ba tingin niya sa akin? Mukha na bang office girl sa Makati? Office girl sa Makati? Mukha kang call girl sa ermita, no? Dehe, buti nga. Buti nga. Yun ang napapala mo. Krising! 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 Tumawag na ng driver natin mula sa airport. Nandiyan na Rosie, Sir Angelo! Talaga? Oo! Nako, ang mga katulong, papagandain mo sila. Ready sila, ha? At saka yung mga bata. Si Trisha, si Willie, si Ella. Gisingin mo. Ha? Eh, si Mama Rina, gigisingin ko? Wag na. Bayaan mo siya matulog. Nang mamatay sa bangungot. Luka-luka! Oh, sige! Tatawagin ko na sila! Attention! Welcome home, Angelo. Oh, kumusta ka? Mabuti. Welcome home, sir. Thank you. Sila mga bagong katulong dito. Aha. Ang gaganda nila, ano? Ah, mababait at masisipag sila. Masisipag? Maaari ba sabihin mo sa kanila na marami akong luggage sa labas? Tulungan yung driver. Ah, oo. Girls! The baggages! Right away, the baggages! Baggages. The baggages! Mukha yata ang sobra itong lipstick na in-apply mo. Kasi nung malaman kong darating ka eh, nagmamadali ako, nataranta ko. Ay, okay lang. Asa nga pala. O, kumusta naman ang kalagayan mo rito? Mabuti naman. Eh, kahit galit na galit sa akin si Marina, wala naman siyang magawa. Di naman ako mapaalis dahil sa order mo. Kumusta naman ugali niyo? No comment. Daddy! Daddy! Trisha! Laki-laki na rin baby ko. Bigat-bigat mo na. Welcome home, Dad. Welcome home, Daddy. Oh, ano? Kumusta ka? Daddy, parati ko na lang dito, ha? Kasi hindi na ako nilalaro ni Mami. Parati niya ako pinapalo. Ang lakas-lakas pa. Totoo? Opo. Ayan mo. Bukas na bukas, paggagalit ako ang Mami mo. Ngayon narito na ako. Siyempre, araw-araw, maglalaro tayo, ha? Yay! Oh, kayo dalaw naman, ha? Kumusta kayo? Nag-aaral ba kayo mabuti? Ah, Dad, isang taon na lang, matatapos ako engineering. Next year, Daddy, graduate na ako na high school. Baka kayo eh, naluloko sa drugs. Ah, Dad, yan ang hindi namin gagawin. Mabuti naman. O ngayong mami nyo? Ah, eh, tulog ni. Tulog? Bakit hindi ba niya alam na darating ako? Alam niya, Dad, pero parang baliwala lang sa kanya eh. Pasensya ka na, Dad. Surpresahin mo na lang, akitin mo sa taas. Para mas maganda, di ba? Psst. Psst. Bakit? Bakit?
Bakit? Halika. Isan mo ako dadali. Saan pa? Di sa kwarto ko. Sige na, sama mo ako. Sandali lang. Baka hanapin ako ni Carmela. Pabayaan mo nga sila, Carmela. Sama mo na ako dahil nalulungkot ako eh. Eh, anong gagawin natin sa loob? Shhh! Ako nang bahala doon. Halika na. Sige na nga. Ano hiwa yan? Hiwa ho. Ano ang hiwa? Hiwa. Hindi naman ganyan ang sinabi kong paghihiwa eh. Pampinakbet, no? Ay, hindi ko alam yung pinakbet. Eh, hindi nyo naman ako tinuro eh. Naku naman, Carmela. Simple lamang ang paghihiwa ng gulay. Hindi pa alam. Hindi ka ba tinuturo ng nanay mo? Eh, ba't naman na nakasali nanay ko? Eh, paano tanga ka? Eh, di tanga rin na nanay mo. Huwag ko kayong ganyan, Aling Krising. Dahil ko sa inyo lang, mas matino ang nanay ko. Huwag niyo idadamay ang nanay ko dito. Kung di niyo gustong ako makaaway niyo. Aba! Sige, ulitin niyo yung sinabi niyo nang malaman niyo kung anong hinahanap niyo. Dinidyan mo ko? Dinidyan mo ko? Ha? Sige, ulitin niyo. Ulitin niyo, tignan natin. Oo, ulitin ko. Tanga ka! Nagmana ka sa tanga mong ina! Tama yung pinipintasan tong ina ni Carmela. Bah, sumosobra ka na. At alam mo ba, sa loob ng pamamahay na ito, ako lang, hoy, ako lang ang may karapatang magpalayas. Wala kang karapatan, kayo lahat. Sumosobra na kayo. Tama lang yung ginawa mong pagtatanggol sa iyong ina. Ayoko na ng gulo, ha? Ayoko na maulit, o. Naintindihan mo, Krising? Sige, maghanda na kayo kakain, akme. Ngayon din! Saan na ba itong mga batang to? Good morning, ma. Good morning. Good afternoon. Ano ka ba naman kung hindi ka pa patatawag, hindi ka pa bababa? San si Noemi? Pinaglilinis ko na ho ng kwarto ko. Eh, ang kuya mo? Ay, nandinaanan ko. Natutulog pa eh. Yung anak mo na laki, napakatamad. Jasmine, punta ka nga doon sa kwarto ni Willie. Sabihin mo, huwag ka tatamaran itong pagkain, ha? Opo. Pwede ba abot mo sa akin yung adobong yan? O ano, kayong dalawa dyan? Para kayong sundalong posting nakatunga nga. Doon nga kayo salbas? Nawawalan lang akong gana sa inyo eh. Ayaw nyo magsilbi. Ano ba? O ikaw, Carmela. Po. Alam mo, gusto kita. Magalang ka, ha? Sumabay ka na rin, kumain ka na. Opo. Sige, kumain na kayo doon. Kami nang bahala rito. Opo.
Ano ba yung iniiling-iling mo dyan? Eh, paano? Nagtataka ako sa'yo eh. Kontratuhin mo yung mga tao, parang hayop. Sabihin mo, nagpuputok yung butsi mo dahil alam mong direktamenteng tiniterya ko siya. Pwede ba, Marita? Tama na. Oy, Angelo, kung gusto mong huwag ko siyang tiriyahin, eh, bigyan mo ako ng kapangyarihan palayasin siya. Tama na! Sorry, Trisha. Sige, kumain na kayo. Kain na. Willie, kakain na kayo. Tawag ka ng nanay mo. Willie, bilis. Willie! Ah! Asaw. Pabango. Stateside na pabango ni Ella. Kinuha ako dun sa kwarto niya. Pagkatapos nag-spray ako sa buong katawan ko. Pati pa ako merong gusto maamoy. Hindi na. Ano ba yung namumuko sa dibdib mo? Ano to? Damit ni Ella. Gagamitin ko sa pag-enroll ko bukas. Ano? Oh, kinuha mo yung damit ni Ella? Oo. Oh, at huwag mo ako susumbong, ha? Babalik ko naman eh. Pagkatapos. Ganda-ganda, bagay na bagay sa akin, ano? Noemi, mali ang ginagawa mo. Anong mali? Saka ano yung sinasabi mo sa akin kanina na magpapa-enroll ka? Saka naman kukuha na pang-enroll mo? Pang-enroll? Eto. Uy! Dami, no? Sabi ko ano yan? Nakuha ako dun sa balumbo ng pera ni Ate Ella. Doon nakapunta ano? Sa lamesa niya. Kumuha ako ng 700. Yung 500, pang-matrikula ko. Yung 200 naman, pang-gastos ko. Diba? Okay yun? Hindi okay yun. Bakit naman? Eh, masama na yung ginagawa mo. Pagnanakaw na yan eh. Pagnanakaw? Isoli mo na yung pera na yan. Susoli? Gaga ka ba? Nasa akin na isusoli ko pa. At saka, alam mo naman na ambisyon ko eh. Mag-aral saka makatapos ako. Eh, alam mo naman Noemi, yun, diba? Noemi, payong kaibigan. Isoli mo na yan kaysa madiskubre nila. Pag nalaman nila, baka ipapulis ka pa. Kung madidiskubre, eh kung hindi naman. Mas mabuti na to kaysa sa magputatsing ako. At saka kung halimbawa malaman naman nila, hindi naman ikaw malilintikan eh. Ako din naman, di ba? So mind your own business nila nga, Ate Carmela. Hoy,
Ano kaya yun? Tatanga-tanga. Ayaw makinig. Bahala ka. Ay! 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 Bakit kanina mo hindi kong nakasagsaan, ha? Hara-hara ka dyan sa daan. Hara-hara? Ano gusto mo dun ako sa mainitan? Umitim pa yung mukha kong ganda-ganda ko pa naman. Oh, nandito ka pala. Hoy, kanina pa kita inahanap, ha? Kung ikaw lang nagbabantay dun sa loob, yung perang hawak kong binayad kong 500 dun, kanina ko pa sinampas sa mukha mo. Masyado kang suplado. Saka na nga. Ginagawa ko ng tungkulin ko, eh. Ginagawa ng tungkulin? Ikaw, isa ka pa. Kanina pa kita inahanap. Iba na yung janitor dun. Bakit wala ka na dun, ha? Napromote na ako. Messenger na ako. Ako, ito to ba? Kita mo may motor na. Kanina pa kita inahanap. Bakit na naman? Nagwagwapuhan ka sa akin. Wapo, pangit-pangit mo. Oh, ito yung... Ito yung 50 pesos! 50? Naalala mo nung umutang ko sa inyo, 20? 20 lang yung inutang mo eh. Wala akong panukli eh. I keep the change. Money for me is nothing. Oh, thank you, thank you. Lang, alam mo ba, nung nalaman ng mama at papa ko na nanghiram ako ng pera sa lalaki, aba, nagalit sa akin. Bakit daw ako nanghihiram ngayon? Mama at papa? Oo, mama at papa. Mayaman ka, ano? Oo. I belong to the Ayala family. Ayala? Yes. Dun sa Makati? Oo, dun sa Makati. Dun ako nag-deliver kanina eh. Yung pinakamalaking bahay dun sa Makati, yun ang bahay namin dun. Aba? Siya nga pala, ako si Anton. I'm Noemi Ayala. Ayala talaga. Oo, Ayala. Sobra. Gusto sobra mo mag-snack? Na. Ha, snack? Snack, dun sa kantin. Bakit? Wala, para bati na tayo, hindi na tayo magkaaway. Baka mamaya dumating yung sundo sa akin eh, ng kotse. Eh, papa ko pa naman na magsusundo sa akin ngayon. Sandali lang tayo. Ha? Oo. Sige, ikaw pa nagbayar dito? Sa susunod, ako mag-o-blog sa'yo. Ay, naku, Anton. Hayaan mo. Pag akong yumaman, hindi ka na mahihiyang i-blow out kita. Diba mayaman ka? Sabi mo, Ayala family ka. Oo. Kaya lang yung yaman na yun, sa mama't papa ko lang. Gusto ko, pag ako yung yumaman, sa sarili kong sikap. Ibig ko sabihin, magtatapos ako ng secretarial course. Pag natapos ko yun, magtatayo ako ng sarili kong business. At pag yun ay umunlad... Magpapayaman ka na magpapayaman. Siyempre, di ba yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa sarili mo? Mukhang pera. Hindi naman. Pero bakit ka nagtatrabaho? Dahil gusto mo umasenso ang buhay mo. Para magkaroon ka ng pera, di ba? Hindi. Nagtatrabaho ko para tumigas ang buto ko. Para madisiplina ang katawan ko. Mapabuti ang kaluluwa ko. Ah, ganun ba? Para hindi guminhaw at mabilo mo lahat ng gusto mo? Kasama na rin yon. Pero kailangan, katamtaman lang. Kasi pag sobra na at nabibili mo na lahat ng gusto mo, wala nang hamon sa buhay. Nakakawala tuloy ng ganang kumain. Tsaka kasermon mo. Tama naman, di ba? O sige, tama na kung tama. Ayoko na. Talagang ayaw mo na niyang spaghetti mo. Ayoko nang kumain. Ako nakakain. Ay! Ano ba? Ano? Teka. Sandali lang, anong oras na ba? Hindi ba dati-dati naman umuwi ka ng may araw pa? Eh ngayon eh, mukhang palubog na ang araw eh. Sisikat na uli eh. Ngayon ka palang dumarating. Alam mo ba, Ate Carmela? Nag-disco kami ni Anton! Pagkatapos, nagpunta kami sa Luneta! Luneta? Oo! Oh, hindi pa nga siya nagtatapat. Sinagot ko na siya ng aking oo! Anchip? Anchip mo? Ni hindi mo malang pinahirapan? Oh, ha? Hindi ka malang nagpakipot? Hindi na kasi yung hirap-hirap na yan, ha? At saka alam mo bang isa sa mga kinatutuwa ko? Alam mo ba? Ay dahil sa naniwala siya sa akin na isa ako sa mga miyembro ng Ayala family na taga Makati. Ano? At nagpagdap ka pang mayaman ka? Oo! Ay, naku, Carmela, lahat ng kalokohan ni Noemi, ay Diyos ko, pati mga damit niya, pati okay. Mga hikaw niya, kay Ella yan. Inggit ka lang. Bakit? Nabisto na ba? Nalaman niya na ba? Hoy, Ale, ito ang tandaan mo ha. Alalahanin mo, nasa Maynila ka. Dito, pugad ng tukso. Maraming nasasawi, maraming lumuluha. Hala ka, baka mamaya mapabilang ka sa isa sa mga yon. Hoy, Carmela, malayong mangyari sa akin yan. Kasi meron yata ako nito. Diyos ko dahil, take two na yan dialogue mo, ano?
Ay nako, matulog na nga tayo, no? Kayong dalawa, kahit kailan, sorbo kayo tuwing gumagawa ako ng sulat. Ay nako! Ay, kabayo! Ano ka ba naman, Willie? Nakikita mo may bata, eh. Wala, ayaw mo mapansinin yan. Masayin mo naman ako. Masakit ang katawan ko, eh. Eh, paano yung bata? Eh, bakit dito pa? Bakit? Gusto mo sa kwarto ko? Lika! Ay, wag na lang. Dito na lang. Sige. Sige. Dito, masakit ang dibdib ko, eh. Masahihin mo. Pabuti lang na ipagpaalam niyo ako. Ay, maaari ba naman yung hindi? Pero alam mo, Carmela, napunan ko si Criseng. Sisinsisi siya sa ginawa niya sa'yo. Ay, kung sisinsisi siya, eh ba't hindi siya mag-sorry sa akin? Ba, mas matanda yun sa iyo, ha? Ba? Hmm? Ramon! 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 Wala dito. Ah, may nilalamay at tinatapos na kotse. At alam mo ba yung bata yun? Pag naglalamay sa kotse, gutom na gutom pag uwi dito. Masakit ang mga buto ko. Alam ko kanina pa nananakit siyan. Ako na hong bahala magluto, magpahinga na kayo. Talaga? Hmm. Matutulog na ako? Matulog na kayo. Thank you. Andiyan ka pala, Carmela. Oo nga eh. Andiyan ba nanay ko? Oo, nandiyan. Pero natutulog na. Masakit kasi ang balakang eh. Ah, ganun? Oo. Gutom na gutom na ako eh. Sige ah. Ay, hindi. Ito ang pagkain, no? Ah. Ikaw ang nagluto niyan. Ako nga. Para sa'yo. Para sa akin? Oo. Halika, kain tayo. Halika. Nagugutom na ako eh. Upo ka. Ay. Pukain ka na. Pinagsisilbihan mo pa ako? Kasi ano eh. Alam mo, nahihiya kasi ako sa nanay mo eh. Dahil malaking utang na lupo sa kanya. Kaya, miskin na pa paano, kahit na pagsilbihan kita, nakakatulong din naman ako, di ba? Yun lang? Yun lang ba? Yun lang, siguro. Siguro? Kain ka ng kain. Masarap yan, okay, tikman mo ha. Tama to, tama to. O, ikaw. Sige, sige. Sige. Kumain ka na kumain. Panunoorin na lang kita. Sige. Babalik na ako sa Amerika. Ha? Akala ko ba yung sa isang buwan ka paaalis? Ewan ko nga ba. Hindi ko na yata matagalan ang ugali to si Marina.
Akalain mo kanina, umalis nang hindi nagpaalam sa akin. Nakasimangot pa. Kasi alam mo, nung huling-huling pagpunta ko rito, ay sisingsisan ako. Pero ngayon doble. Ah, si Ella. Si Willie. Pumasok sa eskwela. Eh, si Tricia. Natutulog pa. At ang tungkol sa mga bata. Ako, Sing, ikaw na ang bahala magsabi sa kanila, ha? Napag-usapan natin. Kailanman ay hindi ka mahaling-maling sa bahay na ito. Kung ano mang pagkukulang ng aking asawang si Marina sa mga bata, ikaw na ang bahala magpuno. Alam mo nang ibig ko sabihin. Smile. Cheer up. Smile. Happy trip, sir. Salamat. Marina, umalis na nga pala si Angelo papuntang Amerika. O, ano ngayon? At siguro kilig to the bones ka, no? Dahil nagpaalaman kayong dalawa. Siguro pa iyak-iyak ka pa. At ang walang niya ako namang asawa, eh, palungkot-lungkot pa ng mukha niya. Dahil nagdrama kayo ng inyong nakaraan, di ba? Wala akong kiber doon. Ang importante sa akin itong kayamanan ko, itong mga papeles ko, itong negosyo ko. Kayo? Kayo mga leche! Mga leche kayo. Can you play bye-bye with me? Ay, naku, Tricia, I'm busy. Sige na, mami, wala akong kalaro eh. I told you I'm busy, Tricia. Wala akong kalaro eh! At bakit ka sumigaw? Ha? At kung kang barumbada? How many times do I have to tell you that when mommy's working, do not disturb her? Where's your yaya? Kayo dalawa maglaro. Doon sa kwarto mo. Ayoko, mami. Gusto ko ikaw eh! Makipaglaro ka sa yaya mo! Gusto ko ikaw! Putres na itong kunyeta ka! Ha? Kunyeta ka mong bata ka! Kabaydita mo! Kailigit mo! Patigas na sa ulo mo! Walang niya! Walang niya ka! Niisa na ako! Ito nag-aanap ko ako! Walang niya ka! Ma? Tama na po! Labas mo! Awa mo kayo sa ata! Labas mo yun dito! Labas mo! Tanga! 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 Ma, ba't naman ganon? Naglalambing lang naman yung kapatid ko sa inyo. Pinalo niyo na. Wala kang pakialam! Isa ka pa, mga punyeta! Kayo, do ka! Tama, Tricia. Kailang umiyak. Mahal ka ng mami. Mahal ka ng mami mo. Ay, hindi. Hindi naman nangyaya. Mahal kita. Huwag kang kanila.
matatapos ko nga lang mamlansa eh. Kaya lang, napag-utusan ako ni Criseng at masakit daw yung katawan niya. Eh, uuwi na sana ako. Eh, nautusan naman akong dadalhin itong merienda para kay Willie. Nandito na siya? Oo, nandiyan na. Dumating, habang nandudoon ka sa kwarto mo, nagpapahinga. May kasama pa nga eh. May kasama po? Oo! Mabuti pa po ako na lang magdadala. Ay, di mabuti para makauwi na ako at naghihintay si Ramon sa bahay. Sige ah. O, sige. Ikaw na bahala ha? Sige pa. Sige, tuloy ka. Bukas yan. Sige, diinan mo pa. Ang sarap mo talaga magmasahe. Eto na nga, ano. Dinidiinan ko na nga eh. Gigil na gigil kasi ako sa ganda ng katawan mo eh. Ikaw lang na, Marcel eh. Selos ka ng selos kay Lisa. Alam mo naman, ikaw lang talaga mahal ko. Aba, dapat lang, ano. Dahil mas masarap akong magmasahe at saka mas masarap akong magkarinyo at mas masarap akong magmahal. Alam mo yan. Di na mo pa dito. Oh, Yasmin! Ikaw pala. O sige, pass mo na yung merienda namin. Aba, luka-luka pala yung maiden nyo eh. Dapat palisin nyo na yan. Kasi, hindi ako makatulog. Patulugin mo ako, ha? Hindi ka makatulog. Opo, Yaya. Pero, bakit ka umiiyak? Kita eh. O sige, hindi na ako iyak ha. Magpapakamatay ka na? Marmela, mahal ko si Willie. Buntis ako sa kanya. Yasmin!
Yasmin! Ibukan mo yung pipig mo! Ibukan mo! Ibukan mo yung pipig mo, Yasmin! Sige! Ayan, sige! Sige, labas mo lahat! Sige! Ganyan! Okay pa! Sige! Sige, sige, sige! Silabas mo, sige! Ate Carmela! Masarap. Nung una, takot na takot ka eh. Naku, minsan, turuan mo ako magmotor, ha? Oo, kahit kailan. Basta ikaw. Oo, kung kailan ako libre sa mama at papa ko. Doon tayo. Siya nga pala. Don't get offended, ha? Talaga bang Ayala family ka? Aba, oo. Kung gusto mo, ipapakilala pa kita sa parents ko eh. Kapag may libre ka pang oras. Huwag na lang, nakakahiya naman eh. Bakit mo ba tinatanong? Kasi nagigilty ako sa'yo eh. Guilty? Bakit? Aminin ko na sa'yo. Hindi naman ako mahirap eh. Anak mayaman ako. Sa katunayan, yung building na kinatitiri ka ng eskwelahan na pinag-aaralan mo, amin yun eh. Gusto nga ng daddy ko eh, ako mag-manage. Pero sabi ko sa kanya, gusto ko mag-umpisa sa baba sa pagka-janitor. Para matuto ako mawak ng mga tao. Para umasenso. Yun lang. Yun lang? Hmm. Wala namang problema yun, okay lang yun. At saka nung makilala naman kita, wala ka naman sinabi sa akin kung mahirap ka nga o mayaman eh. At saka, di ba, lahat naman ng janitor hindi ibig sabihin mahirap. Merong mayaman. At saka ako pa nga dapat ang mag-guilty eh. Bakit? Kasi palagi ko nalang pinagdidiina na Ayala family kami. Eh, naniniwala naman akong Ayala family kayo ah. Na mayaman kayo. Mayaman ka, mayaman ako, Ayala family. Okay yun, di ba? Huwag mong isipin. Forget about it. Ano, masarap to. Nahihiya para. Oh, tikman mo. Ayala family, Hopia? Oo, oh, masarap yan. Sige, tikman mo. Yan! Oh. Mm. Kain pa! Mami, mm. Sarap. Nomi? Nomi? Anak? Kay tagal-tagal na kitang hinahanap. Alam mo, sasara ako naglilibot para makita kita. Dito lang pala kita matatagpuan. Kumusta ka na, anak ko? Anak? Yan ba nanay mo? Ayala family ka, di ba? Oh, ba't tulala ka na? Siya ba nanay mo? Sabi sa'yo, anak eh. No! Hindi ko siya magulang. Isang Ayala ang parents ko. Hindi ko kilala yan. Ulubi lang yan.
Buisit! Halika na nga! Anong kailangan mo? Gusto ko lang mag-apologize sa nangyari kanina, Yasmin. Alam kong ginawa mo yun dahil sa akin. Napakalaki naman ang ulo mo para isipin mo. Pag-aaksaya kita ng damdamin. Willie, ayaw kitang kausapin. Pwede ba umalis ka na? Yasmin, please. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabihin mo. Alam mo ba kung bakit pinadala si Rizal sa kwarto ko? Gusto kong pagsilosin kita. Nagselos ka, hindi ba? Dahil mahal mo ako. At ngayon alam ko na. Gusto kong malaman mo na mahal din kita. Alam ko katulong lang ako dapat dito sa bahay na to. At kahit wala akong pinag-aralan, hindi ako gaga para mag-ilusyon ang isang amo ay pwedeng umibig sa kanyang atray. Nalaro ang parang manika. Pagkatapos itapon sa basurahan. Ibang lumalabas sa bibig sa totoong nilalaman ng puso, Yasmin. Mahal mo ako, di ba? Mahal mo ako, di ba? Di ba mahal mo ako? Problema ka? Wala. Ano bang wala? Eh, kitang-kita ko naman eh. Baka na naman yung Anton, sinasabi mo crush mo, na kahit hindi ka pa nililigawan, eh sasagutin mo na. Hindi. Okay naman kami nun eh. Eh, ano ba? Nanay ko. Nakita kami kanina. Kasama ko si Anton. Pinikaila akong ina ko nga siya. Sabi ko, hindi ko siya kilala. Isa lamang siyang pulubi. Busabos, takapandidiri. Tama ba yun, Ate Carmela? Mali yun eh. Mali-mali. Alam ko mali yun eh. Ano ngayon ang gagawin ko? Nakita ko kaya ito ng kabuhayan ng aking mga pangarap sa buhay.
Kung inamin kong ina ko nga siya, baka mawala ito. Ayoko mangyari mawa sa kagakang mga pangarap. Ang ambisyon ko, ang kinabukasan higit kanina man ay talos ninyo na gusto kong marating. Ngunit dahil sa aking mga ambisyon, dahil lang na hinama ko siya, naisumpa ako. Anong gagawin ko ngayon, Ate Carmela? Ang gagawin ko, naisumpa ko aking ina. Misplaced mo lang yun. Hanapin mo doon. Mami, nilagay ko lang yun sa jewelry box ko. Eh, wala na siya eh. Mami, hindi ko pa nga sinusuot yun. Nagbalo ko sa dibo ko nalang suotin. Aba, eh may magnanako sa bahay na to. Sino ba nagsisipasok sa kwarto mo? Si Noemi, Mami. Pero minsan si Carmela rin tsaka si Yasmin eh. Griselda. Marina. Lika. Lika. May nawawala. May nawawala ha. Nawawala ang brilyanteng hikaw nito. At usapan natin na ikaw ang mananagot sa akin doon sa tatlong yon. At tinitiyak ko sa'yo na isa sa tatlong yon ay magnanakaw. Kaya ngayon pa lang, halughugin natin yung kanilang quarter. Halina kayo! Brilyanteng hikaw ng aking anak sa kanyang kwarto. At natitiyak ko na isa sa inyo ang nagnakaw. Para wala nang mahabang usapan, sino nagnakaw? Sino? Walang aamin. Walang aamin, ha? Pwes. Kanino to? Kanino lakad to? Akin ho. Ito. Ito! Sa amin po ni Noemi. Halugugan yan. Krising dyan ka. Doon ka, anak. Dali. Tignan ko lang yan. Himaying mabuti yan. Ano na? Ay!
napakawalang yan ninyo. Sino nakahiga sa kamang ito? Mga punyeta kayo, ayaw niyong umamin? Ako po. First, ikaw ang nagnakaw. Ako... Hindi po. Ako po ang nagnakaw. Natatandaan niyo ho ba? Aling Krising, nung nangangailangan ako ng pera para ipadala sa nanay ko. Di ba humihiram ako sa inyo? Hindi niyo naman ho kumapahiram. Kaya... Ninakaw ko yung ikaw. Balak ko sana ibebenta ko para maipadala sa nanay ko eh. Ah, kano? Ikaw naman pala may kasalanan eh. Kung pinahiram mo ng pera si Carmela, hindi yan makakaisip pag nakaw. Dahil dyan sa napakasama mong ugali, napakaganid mo, napakadamot mo, napaka-impertinente mo. Pues, Carmela, ho, porke namin mo na ikaw ang kumuha nito, patatawarin kita. Ikaw ang may kasalanan nito! Tara, dito! Mag-ayos kayo dyan! Carmela, alam kong pinagtakpan mo lamang si Noemi. Paano naman ho kayo nakasiguro? Yun ang pakiramdam ko eh. Meron ba kayo nun? Hindi naman ako kasing sama ng akala mo eh. Ano naman ho sa inyo kung akalain ko o hindi? Importante sa akin. Noemi? Nakatagpo ka ng isang dakilang kaibigan kay Carmela. Sana wag mo nang uulitin ha? Uy, hindi ko na ho talaga uulitin. Cross my heart, hope today, hindi ko na ho talaga uulitin. Carmela, oh. Diba? Eh, totoo naman eh. Ako naman ho talaga nagnakaw nun eh. At saka kung aminin ko man ngayon, wala na rin mong mangyayari. Wala na. Ano? Carmela, thank you ah. O meron ka nito, no? Sa tingin ko, wala na nga eh. Wala nga. Wala naman talaga eh. Carmela, siya nga pala. Balang araw, meron tayong pag-uusapang importante tungkol sa'yo at sa akin. Wala naman akong ninanakaw eh, di ba? Siya na... Wala, wag na nga. Ano kaya yun? Alaga ko. Ah, iwan ka muna. Si Mary Rose. Oh, eto na yung kanyang dede. Oh, eto yung dede niya ha. At saka yung pampalit niya, meron. Tama na kaya yung mga apat? Oo, tama na yan. Hindi naman ito masyado nagbabasa eh. Oh, si Bert nasan? Ay naku, maagang umalis at maghahanap daw ng trabaho. Oh, Mary Rose, iwan ka na ha. Aba, bago yata... Ngayon ko lang ito nakita. Hindi. Bigay ng ninong nila. Dalawa nga yan eh. Nando sa kakabal niyang namatay yung isa, pero tinago ko na lang. Ganun ba? Ang ganda. O paano? Aalis na ako at mahuli pa ako. O siya. Mary Rose? Oh, Mary Rose, babay na sa mami. Babay na si mama, ha? Babait ka, ha? Tulad ng dati. Mama, we'll pick you up mamayang gabi. O siya. O, mahuli na ako, Norma, ha? O, sige, kasi. Bye-bye. Sige na. Bye, Mary Rose! Ganda-ganda ng lakit mo. Lord, si Carmela na po kaya ang nawala ko at hinahanap na anak.
Please, Lord. Oh, Carmela, anything I can do for you? Hindi sa akin. Kay Yasmin. Kay Yasmin? Oo. Nagpunta ako dito para malaman kung tunay na intensyon mo sa kanya. Teka muna, Carmela. Hindi ko yata maintindihan mga pinagsasabi mo. Hindi mo maintindihan o ayaw mong intindihin. Siguro naman hindi kaila sa'yo na kaibigan ko si Yasmin. At mahal ko siya na parang isang tunay na kapatid. Katulong siya dito. Katulong na pinatos mo. Pinaibig mo. Sinamantala mo. Ngayon magtapatan tayong dalawa. Pinaglaruan mo lang ba siya? Pagkatapos mong makuha ang pagkababae niya at ngayon ay gusto mo na siyang ibasura, ganun ba? Carmela? Ito pa ang gusto kong malaman mo. Pagkatapos kang makita ni Yasmin na may kasamang babae sa loob ng kwarto, nagtangka siya magpakamatay. Kung hindi ko siya naawat, baka wala na siya ngayon. Ganun kakamahal ni Yasmin, alam mo ba? Carmela, mahal ko rin naman siya eh. Sa makatawid, paninindigan mo ng pagmamahal mo sa kanya. Inaalala ko lang ang mami. Bakit siya? Bakit? Wala ka bang bayag? Hindi naman sa ganun, Carmela. At kinakailangan isang dalawang pandisposisyon mo sa nanay mo? Bakit, Willie? Sa akala mo ba, sa itsura at pag-uugali ng nanay mo, papayag siya? Katulong lang naman si Yasmin dito. Willie na yung kanya kailangan. Ang katatagan ng pagkalalaki mo. Ang katapatan ng pagmamahal mo. Gusto kong malaman mo. Si Yasmin ay buntis sa'yo. Naabutan kong nagdududual ang baing to. Inamin niya sa'kin na siya ay buntis. Pero ayaw aminin sa'kin kung sinong ama ng kanyang pinagbubuntis. Senyora, ano naman ho ang karapatan niyong malaman? Ang karapatan ko? Karapatan ko, dahil dito siya nakatira, dito siya nagsisilbi, at dito siya lumalamon. Kung ganun, ako na lang ho magtatapat sa inyo kung sinong ama ng batang dinadala niya. Sino, Carmela? Ang ama ho ay si... Sino? Si Willie. Totoo ba, Willie? Totoo ba? Totoo? Tanong kita, Willie. Totoo ba? Willie! Willie! Bumalik ka rito! Napakulog niya ako! Hindi ako makapapayag na isang katulad mo, Yasmin. Isang katulad mo na hamak na katulong ang mapangasawa ng aking anak. At lalong hindi ko matatanggap na magkaroon ng apo na galing sa'yo. Carmela, tulungan mo siya. Palaglag mo ang bata. Ano? Si Ella ayaw bumaba eh. Masama yata ang katawan. Ayaw kumain, wala raw siyang gana. Estrisha! Nandun sa kwarto, ayaw rin bumaba. Iyak ng iyak, hinahanap ang kanyang yaya Yasmin. Hindi mo ba sinabing pinilayas ko ng punyetirang babae niyan? Sinabi ko nga lalong umiyak. Palintik na bata yan. Ma? Ano?
Ako na lang ang aakit, ako na lang ang kukumbisi sa bata. Hindi. Ang ayaw, wag pipilitin. Krising. Marina. Nasaan ang ibang mga kasamahan mo dito? Eh, si Noemi, off ngayon. Si Siu naman, umuwi na. Yala, hindi ba inutusan mo, samahan si Yasmin para magpalaglag ng bata? Pwes, wala sila? Ikaw magsilbi sa amin. Kumuha ka agad ng tubig doon. Pronto! Ipinalaglag ninyo anak ni Yasmin? May reklama? Ma, anak ko yun. At tapong nyo na rin. Ikararangal mo ba ang batang galing sa isang hampas lupang katulad? Ma, isang buhay yun. Dugukot laman. Wala namang kinalaman yung bata, basta lang ipinapatay nyo ng ganun. Kasi Hoda! Ma, mali naman yata yun. Anong tama? Mali! Mali yung ginawa niyo, ma! Mali! Willie! Willie! Mga punyeta kayo! Shit! Senyora. Dugo at laman. Durug-durug nga lang. Pero ito ang kabuuan ng anak ni Yasmin at ni Willie. Naapo ninyo. Lagyan mo yan! Alisin mo yan! Alisin mo yan dito! Alisin mo! Sunugin niyo! Sunugin yan! Ayoko yan dito! Sunugin yan! Gusto niyo raw ako makausap. Tungkol dito. Nakikilala mo ba mga lakit na ito? Eh, akin ho ang isa dyan eh. Oo. Litrato mo nung maliit kang nakapaloob sa isa nito. At sa isa naman. Ay larawan ng kakambal mong kapatid. Na dahil sa pagkamasasakitin, naunang namatay. Carmela, talaga bang sa'yo isa nito? Oo. Sa akin ho, hindi naman ho ako nagsisinungaling eh. Hindi ako nagkamali. Tama nga ang hinala ko. Ikaw nga ang aking anak. Ang aming anak ni Angelo. Si Senyor Angelo? Hindi ako nagkakamali. Nung huling umuwi dito si Angelo, siguro nahalata mo ang kakaibang pagtingin ko sa kanya. At kung hindi rin ako nagkakamali, siguro halata mo rin na mainit ang dugo ko kay Marina. Dapat sana eh. Kami ni Angelo nakasal. Ngunit dahil sa nauna ang pananagutan niya kay Marina, pwersa siya nito. Kaya wala siyang nagawa. Hindi pa kasalan si Marina. Panagutan niya ang kanyang relasyon kay Marina. Kahit na alam kong ako mahal niya. At nung sila'y kasal na, nagtiis ako. Hindi ko nakuhang iwanan si Angelo. Tiniis ko ang manilbihan sa kanyang pamilya dahil gusto kong mapalapit sa kanya. Gusto ko siya makita araw-araw at mapagsilbihan. Alam ba ni Ma'am Marina ang tungkol dito? Nung una hindi. Pero nang lumaon, ay nalaman na rin niya ang tungkol sa akin. Hindi naman ho yata makatarungan para kay Ma'am Marina ang ginagawa ninyo. Hindi makatarungan para sa amin tatlo. Dahil
Dahil kung tutuusin, nasira na ang buhay namin. Ang aming mga pangarap, naglaho. Dapat sana, hindi na nagkaganito. Kung nakuha ko lamang sana umiwalay kay Angelo noon na pa, pero hindi ko nagawa. Hindi ko kaya. Hindi. At yung tungkol sa'yo, Mary Rose ang tunay mong pangalan. Ilang buwan pa lamang ang nakararaan kung ika'y aking ipanganak. Nagbalik na ako sa dati kong pinapasukan. May inuupahan akong mag-asawa para siyang magbantay sa'yo habang ako ay nasa trabaho. Subalit, dahil siguro wala silang anak, nagka-entry sila sa'yo. Ninakaw ka nila sa akin. Halos mabaliw ako sa paghahanap sa'yo, Carmela. Ngayon, pagkaraan ng meron 22 taong mahigit, dito pala tayo magkikita. Kausap kita ngayon. Aminin mo sa akin, Carmela. Hindi ba Norma ang pangalan ng tinatawag mong inay sa probinsya? Hindi ba? Totoo. Pero hindi ako naniniwala ng anak niyo ako dahil hindi Mary Rose ang pangalan ko, kundi Carmela. At kahit minsan, hindi ko kayo magiging ina. Pero itong prueba, ang mga lakit na to. Carmela, anak kita. Hindi totoo to. Sinungaling kayo! Sinungaling! Nanay! Hmm? Para ho kanino yan? Ay, para kay Ella at may bisita doon sa swimming pool. Eh, humingi ng merienda. Inisturbo nga ako at naglalabada ako doon eh. Si Christine naman hindi makalabas at may sakit ando doon sa kwarto. Eh, pwede ba? Ikaw na lang magdala nito doon at babalikan ko yung labahin ko. Ba? At, oo! Duloy-duloy naman. Eh, thank you! Bye-bye! Do you like our place? Yes, ang ganda nga eh. Sana naman maging madalas ang pagdalaw mo dito. Nakita mo na yung greenhouse namin doon? Yung nandun sa may harap? Oh, Noemi, ba't ikaw nagdala niyan? Eh, paano may ginagawa si Aling Sean? Naglalaba. Buti na lang ikaw nagdala niyan. Pakikilala kita doon sa lagi kong kausap sa telepono. Siya si Anton. Anton, yan ba yung sinasaya mong galing ng Ayala family? Banta ka damit utusan. Ano, Alila? Anton, ba't parang natigilan ka? Magkakilala na ba kayo? Nasaan na yung blouse? Yung t-shirt? Noemi! Ha? Anong ginagawa mo? Ano? Ayos na ako! Ano? Bakit ano nangyari? Para naman kasi nabuking ako, nabuking! Anong booking? Yun na yun! Si Anton! Nandyan! Oh, yung lobby mo? Oo! Bahala na, hindi ko alam! Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo, ha? Alis na ako! Hindi ba? Hoy! Noemi! Naku! Nanay Sean! Tsaka ako na ipapaliwanag sa inyo! Anton! Anong? Tsaka na ho ako magpapaliwanag! Sandali lang! Ipaliwanag! Hoy, Noemi! Anton, ano ba nangyayari sa'yo? Taxi! Taxi! Noemi! Noemi! O ngayong wala na siya, pwede ba sabihin mo sa akin kung bakit bigla ka nalang na-concern sa kanya? Sa tingin ko, wala ka nang pakialam dun eh. Wala? Bakit Anton? Personal na kasi. Di ba sabi sa'yo ng magulang mo,
pagkatapos mong magdebo, pwede ka na magka-boyfriend. Kung ako napipili mo, mali ka eh. Kasi kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Hanggang doon lang. Eh, pwede ko ba? Oh. Kayo nang bahala sa mga damit ko doon. Oh, sige. Ako na. Oy! Oy, Carmela! Ano na ang balita? Alam mo ba? Paniwalang-paniwala si Ma'am Marina na pinalaglag natin yung bata. Ha? Hindi, akala niya siguro mauuto niya ako, no? Ano ko bali? Anong reaction niya yung nakita yung fetus? Eh, ano pa? Tiring-diri siya. Sabi niya, ilayun niya sa akin, ha? Ilayun niya yan. Parang sunugin, sunugin. Parang nakakita ng ano? Ng bakay? Eh, si Willie. Wala doon ang ipinangalandakan ko yung bote. Sayang! Dapat nandun siya para malaman mo ang reaction niya. Para ano pa? Si Noemi. Noemi? Oo. Ha, meron ito, di ba? Ayun, nabuking. Nabuking! Ang yabang nabuking? Eh! Eh, paano nabuking? Ay, nako. Hindi ba ang yabang-yabang niya, pinagmamalaki niya, na miyembro daw siya ng Ayala family? Oh. Oh, pues, yung boyfriend na pinagmamalaki niyang Anton, pumisita kay Ella. Ay, di nakita ngayon siya na nagsisilbi doon. Ay, di buking? Buking. Akala ko nga, dito nagtuloy yun eh. Eh, wala nga siya dito eh. E, saan kayo nagsuot yung babaeng yun? Eh, teka, parang ang dami-dami mong dala. Parang asa balutan ka. Ay, nako. Pupunta ako ng probinsya, may aalamin ako. Anong aalamin mo? Pwede yung tungkol doon sa chismis. Ano na naman chismis yun? O, tingnan mo. Ikaw talaga lagi kang huli sa chismis. Hmm? Ano nga yun? Alam mo ba, nasabi ni Aling Krising, anak daw niya ako? Ano? Oo, yun na nga. Naniwala ka naman. Sus, bakit naman ako maniniwala doon? Eh, galit nga ako sa kanya, no? Ayokong makita yung... Pupunta ako sa probinsya. Baka, pwede mong kasama ako. O, ano naman ang gagawin mo doon? Di tagaluto. Oo. Oh. Oo nga, no? Tama-tama, may sakit ang nanay ko. Ipagluto mo nga kami. Tapos, isibak mo na rin kami ng kahoy. At ipaglaba mo kami. At pagkatapos, Paglalaba talaga kita. Totoo. Mabuti-buti na. Nang matanggap ko nga ang sulat niya na darating kayo, eto't nagmamadali akong pumunta rito. Ay, siya nga pala, Nay, si Ramon. Magandang hapon ho. Nanay ko. Di ba kayo nahirapan sa biyahe? Eh, mahaba nga ho yung biyahe, pero okay lang. Tayo na. Teka, mauna na muna kayo sa bahay. At ako'y hindi nakapaghanda ng anong makakain ninyo, baka nagugutom na kayo. Pupunta muna ako sa palengke. Eh, kung kami dalawa lang ho kayo pumunta sa palengke, eh, total, marunong naman ho ako magluto. Marunong din ako maglaba. Marunong din ako magsaing. Kaya ako ho sinama yan. Huwag na, pagod kayo eh. Kaya mabuti pa, mauna na kayo sa bahay. Hindi, okay lang yun. Naku, sige na, hindi na. Sige, Nay, magkita na lang tayo sa bahay, Nay. Ikaw talaga kung ano-anong pinagsasabi mo. Hi, Carmela! Remember me? Sino naman ang hindi makaka-remember sa'yo? Hayop ka! Tinakasan mo ako ron, ha? Mabuti naman at bumalik ka. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na makakataka sa akin. Hoy, Gabriel! Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo noon pa na ayoko sa'yo, ayoko sa'yo, ayoko sa'yo! Kung hindi mo naiintindihan, uulitin ko, ayoko sa'yo! Maliwanag ba? Maliwanag? Ang hindi yata maliwanag sa'yo ay ang sinabi kong kung hindi kita makukuha sa santong dasalan ay sa santong paspasan. Tamang-tama sa akin ang pagkakataong ito at nagsama ko pa ng bodyguard na tikbalang, ha? Wala magagawa sa akin ng kumag na ito. Tikbalang, ha? Okay, makikalam! Naunahan ako nito, eh! Ah! Oh, ano pa
Galit ninyo! Makialam na kayo! Totoo, anak. Anak ka ni Chrisine. Eh, bakit yun yun ang sinabi? Bakit hindi noon? Kailangan ko pa siyang mabastos. Sinagot-sagot ko pa siya. Eh, siya palang nanay ko. Bakit hindi niyo nun sinabi sa akin? Ba't ngayon lang? Bakit? Bakit, Nay? Ay. Ay, sorry. Liglaw ako eh. Dahil sana naitigilan niyo rin ako. Ay. Overseas call ka na ba? Oo, Mama. Anong sabi ng papa mo? Uuwi na daw siya sa lalang madaling panahon. Tisha. Tisha, this is Mommy. Trisha! Oh, my God.
Maliwaling siya na nangyari. Carmela, galing kami sa ospital. Patay na si Tricia. It's mean, tama na yan. Nandiyan na yan eh. Mahal na mahal ko yung batang yun. Alam ko, talagang masakit. Pero ano pa magagawa natin? Kinuha na siya sa taas. Tsaka, huwag ka nang umiyak. Makakasama para sa bata yan eh. Mabuti pa magpahinga ka na. Halika na. Inay, si Aling Norma ho, nanay ni Carmela. Aling Norma, nanay ko. Kumusta? Mabuti naman hindi kayo nahirapan sa biyahe. Hindi naman. Kaya nga ho, nung matanggap namin yung sulat, kaagad-agad kaming bumalik dito. Sean, nabasa ko yung pinadala mong telegrama. May nakalagay doon tungkol sa kalagayan ni Krising. Kamusta na siya? Nasa ospital siya eh. Lagi niyang tinatanong si Carmela. Tuwing dadalaw ako, lagi niya siyang hinahanap. Alam mo, Norma, ang sakit ni Krising, kanser sa utak. Kamusta na ho kayo? Norma! Bakit niyo nagawa sa akin to? Naging masamang tao ba ako sa inyo? Bakit? Norma, bakit? Krising, inaamin ko, nagkasala ako sa iyo. Maribang patawarin mo ko. Patawad. Halos mabaliw ako sa ginawa ninyong mag-asawa sa akin. Ang anak ko, nilayo ninyo. Ninakaw ninyo ang anak ko. Hindi niyo pinakita sa akin sa mahabang panahon. Alam mo, Norma, kahit patayin ko kayong mag-asawa, sa ginawa ninyo, hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Tama na ho. Tama na, makakasama sa inyo eh. Napakasakit, Carmela. Napakasakit. Naiintindihan ko. Pinaliwanag na ko sa akin lahat ni Inay. Nagsisi na siya. Sana mapatawad niyo siya. Kahit na para sa akin. Pwede ho ba, Inay? Pwede, Inay. Inay. Inay, ang laki-laki ng pagkukulang ko sa inyo. Pupunan ko lahat yun. Kahit na araw-araw lumahod ako sa simbahan.
para lang gumaling kayo. Mamahalin ko kayo, Inay. Mamahalin ko kayo. Naintindihan niyo, Inay? Inay? Inay! Inay, bakit niyo? Inay! Simple lang ang iniwang testamento ni Griselda Cabaltera. Iniwan niya ang lahat ng kanyang pera sa bangko na nagkakahalaga ng 500,000 piso at isang lote sa Sunrise Subdivision sa Quezon City kay Carmela Samaniego. Ang swerte mo, Carmela. Pero, paano naman ho kayo dun sa iniwan sa amin ng... Nangnanangkrising mo, Carmela? Huwag mo kaming intindi. Tama na sa amin yung matapat at matagal niyang paglilingkod sa aming pamilya. Ang mahalaga, Carmela, ay ang iniwan niya sa aming mag-anak. Nang dahil sa pagkamatay niya at pagkamatay ni Tricia, ay nabuksan sa aming puso sa isa't isa sa aming dalawa. At kami mag-umpisa ng bagong buhay, bagong pamilya, pagmamahalan at pagtutulungan. At sa aming pamilya ay makakaragdag ng isang tao. Walang iba kundi ikaw. Sa diary ito ni Crising ay natuklasan namin na ikaw pala, Carmela, ay anak ko sa kanya. Anong kailangan mo dito? Carmela, galit pa yata eh. Oh, ngayon tinatanong mo kung bakit nandito si Willie. Eh nung wala si Willie, Willie ka ng Willie. Ngayon nandito, tinatanong mo kung bakit. Pakipot ka pa. Eh kaya nagpunta dito dahil sa'yo. Di ba? Alam natin takot siya sa mama niya. Noon yon, noon siya takot, ngayon hindi na. Buo na ang loob niya. At sinabi sa akin ng taong yan, dahil kinausap ko siya. Mahal ka daw niya. O sige, lapit na. Ay, teka muna. Dapat siya lumapit. Sandali lang. Araglado na. Sige, lumapit ka na. Atin to, diba? Mamahalin natin ang ating anak. Ako din. Hmm.
Okay na sila, no? Oo nga eh. Pero ikaw may problema ka pa rin. Ano problema? Si Noemi. Si Carillo! Si Carillo! Patuwarin niyo, Nay, patuwarin niyo ako sa nangyari sa atin ng isang beses. Naintindihan kita, at hindi ako nagagalit. Kumusta na siya? Alam ko, siya ang katuparan ng pangarap mo. Ang makabingwit ka ng malaking isda dito sa Maynila. Malaking isda siya, di ba? Okay na ba kayo? Malabo, Inay. Nabuking ako eh. Buking ka! Pero hindi malabong malinaw. Carmela? Yasmin? Ay, Carmela! Willie, kayo dalawa okay na? Sabihin mo nga. Areglado. Ay, Willie! Willie, kayo ni Yasmin okay na rin? Okay na yan. Okay na rin kami. Kaya okay ka na rin. Ay, hindi okay eh. Ano bang hindi? Hoy! Pag akong umayos, areglado lahat, hindi maaari sa akin yan. Alam na pabayaan ko yung mga kaibigan ko. At kinausap ko na yon. Sabi, mahal ka daw kahit di ka mayaman. Halika? Love ka niya. Totoo? Oo! Ay! Halika! Sige na. Sige na. Sige na, lupitan ko na. Huwag ka nang mahiya, ito naman, no? Sige na! Carmela, nahihiya ako, eh. Patabunutan kita. Halika. Ano ba?